gradually naman. Dahan-dahan siguro nawawala yung basura, but kailangan natin dito yung pagpapanaganap ng impormasyon na kailangan na natin i-manage talaga ang mga basura natin starting from the household din sa Manila Bay. Ma'am, invite nyo naman yung mga kababayan natin. Yeah, ongoing po yung aming weekly clean-up. You may coordinate with our office at the DNR National Capital Region if you want to volunteer. We encourage you to volunteer so that the work that is on our shoulder will be gradually lightened because of the support of the public. No? But one support that you can give us is really not to throw your garbage anywhere. Look for a trash bins and put it there. If you don't have a trash bin, keep that in your pocket or in your bags and throw that in the trash bins if you find one. Do not throw just in the streets. Yun ang number one na support. Second is yung we're calling on the local government units to collect garbage na segregated, hindi yung tambak-tambak lang. Kasi even if the households are segregating their waste, pagdating naman ng basurero, sama-sama din. So dapat there has to be a systematic approach to this problem, or else we will be forever cleaning, and our job is not actually to do that only. We need your support here. One is to disseminate the information and encourage the public to really comply with Public Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management. Huwag magtaka kung meron kang makita bahay na lumalaka sa gitna ng inyong kalsada. Huwag kang magtataka kung meron kang makita bahay na lumalaka sa gitna ng inyong kalsada. Huwag kang magtataka kung meron kang makita bahay na lumalaka sa gitna ng inyong kalsada. Huwag kang magtataka kung meron kang makita bahay na lumalaka sa gitna ng inyong kalsada. Huwag kang magtataka kung meron kang makita bahay na lumalaka.